Kaya nga po na binabanggit natin na kanina sa oras na ganap ng alas 5.36 na po ng morning, pag-usapan na po natin yung mga preparasyon para po sa undas, lalo po dyan sa lungsod ng Maynila. Nasa kabilang linya po natin ang Police Major na plantito, si MPD spokesperson, MPD spokesman Major Philip Ines. Major, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZLU Channel 23. Drew Nacino po at Judith Estrada Larino. Yes, Sir Drew, Ma'am Judith, isang mapagpala at kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nakatugay-gay at nanonood sa inyong programa ngayon. Good morning, Major. Nag-almusal na kayo? Good morning, ma'am. Nag-almusal na ho ba kayo? Hindi pa. Yeah, wala pa, ma'am. Maaga lang tayo nagigising talaga. Oh, lalo na may interview kayo ngayon, sir, eh, no? Sa DWIZ at sa Aliu Channel 23, opo. Mm-hmm. Alright, yes, ako, ma'am. Major, dahil magiging abala na naman po, of course, ang lungsod ng Maynila sa paparating po na undas. Ano ho ba yung mga inilatag po ninyo na mga security preparations para po sa inaasahang pagdagsana naman? Kung di ako nagkakamali, last natin, year, no? Umabot yata ng million, Major, di ba? Tama kayo dyan, Sir Drew. Magkakaroon na rin po tayo ng skeletal deployment. Mag-start po ito sa October 27 hanggang 29. Pero pagdating po ng October 30, 31, and November 1 to 3, magkakaroon po tayo ng full deployment. Yung nabanggit nyo po kanina, totoo po yun, nung nakaraang taon po, na itala po natin dito sa Manila North natin, yung pinakamalaki nating sementeryo dito sa Calacang, Maynila. Umabot po tayo ng mahigit 1 million at kalahati po ang ating pong naitalang dumalaw na ating mga kababayan dito. Sa north pa lang yan, may south cemetery pa, di ho ba, Major? Yes, may binabantayan po tayong 4 na cemetery dito po sa lungsod ng Maynila. Ito po yung Manila North Cemetery, Manila South Cemetery, La Loma, at saka yung Chinese cemetery po. Opo. Major, may mga isasara ho bang mga kalsada? May mga anunsyo na ho ba? Magpo-post po tayo dito sa ating official social media account, yung Manila Police District Public Information Office, yung mga isasaradong kalsada, alternatibong kalsada para po malaman ng agad ng ating mga kababayan. How about naman po yung mga, kumbaga, yung mga sasakyan na mga private vehicles. Mga private ano, vehicles, no? Di ba? May dami kasi. Saan sila magpa-park? Saan sila magpa-park, Major? Eh, halos yeah. Buong Maynila, mukhang parking. Lalo doon sa may bandang, sa dami, lalo pa pag mag-uundas. Yes. Yes po, nakalagay po yan doon sa ating ilalagay na mga road closure, parking, alternative. Lahat po yan, ipopost po natin. Katulad po nung ginawa natin last year, gagawin din po natin siya ngayon. Ipopost po natin siya ng mas maaga para malaman po ng ating mga kababayan. Opo, magkakaroon po tayo dyan ng mga designated na mga parking area malapit po dito sa mga sementeryo dito sa atin sa lungsod ng Maynila. Ayun, so pinakamaganda dyan na Major Ines, check nung ating mga kababayan ano, from time to time yung inyong mga post sa inyong Facebook account no ng Manila Police District para ma-update tayo no, kasi minsan may mga pagbabago, may mga dagdag o et cetera no. Yes, Ma'am Judith, meron po tayong advisory talaga dyan. Opo. Ginagawa po talaga natin, pinapaangat natin yung tinatawag na information operation para malaman ng ating mga kababayan. Ganun din syempre yung mga hindi dapat nila dalahin pagka yes. Naman. At patuloy po natin ginagawa yan. Pinapaangat po natin yung ating pagbibigay ng information sa kanila. At para wala pong dahilan yung ating mga kababayan na hindi po nila nalalaman itong mga ito. At banggitin ko na rin po, pagdating po ng skeletal deployment natin ng October 27, makakita na po tayo ng mga pulis sa mga entrada ng mga nasabing mga sementeryo. At pagdating po na nabanggit natin, pagdating po ng full deployment, makikita po natin yung pagpapaigting ng presensya ng ating mga kapulisan. Hindi lamang po dito sa mga entrada, pari sa mga loob po ng mga sementeryo. Major, mga ilan tong binabanggit nyo? Dun sa skeletal na tinatawag nyo, no? Sabi nyo, skeletal deployment from October 27 to October 30. Tama ho ba yung naunang binanggit nyo? Yung skeletal deployment natin, Ma'am Judith, from October 27 to 29. Ah, 29. Yung po yung, opo, yung, po yung okay. Ating skeletal deployment. Opo, at pagdating po ng full deployment natin, mag-start po yan ng, hanggang ano na po yun? Hanggang November, ano na po yun? Hanggang November 3 na po yun. 3, oo. Pero mga ilan yan? Mga ilang tauhan nyo yan sa skeletal deployment pa lang, Major?
Yes, meron po tayong ano, sapat po yung bilang natin dyan pagdating po doon sa ating mga personal na ilalatag natin dyan. At makikita nyo po yung ating ano, makikita nyo po agad yung mga pulis natin kasi magkakaroon po tayo ng mga tinatawag nating advanced command post at mga police assistant desk sa mga harapan po ng mga sementeryo. Yung full deployment po natin, yung ating initial po kasi apat po itong mga sementeryong babantayan yes, natin. Uh-oh. Ang mga ang magdi-deploy po tayo diyan ng mga mahigit kumulang mga 300 po. At 300 MPD personnel alone lang po 'yon, hindi pa po kasama diyan yung mga iba pa po nating mga tinatawag nating yung mga augmentation. Yun. Mm-hmm. Yan po. O, pagdating nga lang po ng full deployment, yun po, mas marami pong pulis ang makikita nyo dyan sa mga entrada ng mga cementerio po natin. Ayan. Kung, so, kung apat yan, di na mahigit sa 1,000 yan. Diba? Pinag-uusapan natin. From MPD lang, 300. Mga, more or less, mga 1,000 po i-deploy natin yan. Pero, Major, dagdag ko lang, Ate Juday, no? Go ahead. Hindi lang mga cementerio, syempre, ang tututukan, pati yung ano, mga transport terminal, yung pantalan, uh-oh, yung mga bus terminal, di ho ba? Tama po yan. At hindi lang po tayo nakapokus sa mga sementeryo na nabanggit ko, kundi sa mga nabanggit nyo po kanina, yung mga bus terminal, yung mga uuwi po ng mga probinsya, yan po, babantayan po natin. Yung mga major thoroughfares po, kaya sabi nga po natin, Sir Drew, talagang tuloy-tuloy yung ginagawa natin dito. At masasabi po nating walang markadong pula sa mga kalendaryo ng Pilipinas. All right. Major. Hindi masyadong handa, no? Handang-handa. Hanggang ano yan? Hanggang Christmas season na yan, Major. Ako, dire-diretso na yan. Hindi lang po Christmas, hindi lang po holiday season. Pagkatapos pa po nito, meron pa tayo election. Nasareno. Nasareno pa. Nasareno. Tundo. Susunod pa po dyan. Tapos magkakaroon po tayo ng eleksyon. Opo. Ang dami. Lalo Maynila yan, syempre. Major, nandyan ang... Ganito kami sa Maynila. Sentro ng the seat of power. All right. Yes, ma'am. Sabi nga natin, konti lang naman po ang populasyon natin sa lungsod ng Maynila. Mahigit lang po tayo 2 milyon dito. At meron po tayo 896 barangay. Ang dami na. Pero, well, anyway, Major, baka meron ho kayong mga gusto pong panawagan sa atin pong mga mamamayan. Baka... mga bawal pa or mga do's and don'ts sa pagpasok po sa mga sementeryo at syempre yung mga babiyahe po, Major. Yes po, Sir Drew, maraming salamat. Sa mga kababayan po natin, patuloy po natin pinapaalala sa inyo na pag kayo po ay dadalaw sa ating mga sementeryo dito sa lungsod ng Maynila, pinagbabawal po natin ito po mga gambling paraphernalia, so gambling cards, lahat po ng uri na mga pangsugal, bawal po yan. Bawal din po tayo magdala dito ng firearms, ng mga bladed weapon, ganun din po yung mga alcoholic beverages, flammable materials, loudspeaker po, yung mga sound system po natin. Bawal din po tayo mag-stay ng overnight doon at bawal din po tayo magdala ng ating mga alagang mga hayop sa loob ng sementeryo. At bawal din po tayo maglagay ng tent sa loob. Bawal. Yun. Bawal din magtenda. Yes po, kasama na rin po yung ating pagtitinda sa mga loob ng sementeryo. Bawal din magkaraoke. Bawal magkaraoke, syempre. Yes, kasi diba, Major, no, madalas yan sa ganyan eh. Mga kababayan natin, dahil makukulit din kasi. Yung sa norte ba, Major, maidagdag lang namin yung hagdan doon sa may likod ng Bonifacio? Ay, oo. Wala na ba yon? Tinanggal na ba yun? Tinitignan po natin yan, Sir Drew, at natawag naman, tinitik natin yung security preparation natin dyan. Yes. Yung mga bagay na makikita natin na alam natin makukompromise yung safety ng mga kababayan nating dumadalaw. Nagkakaroon po agad tayo ng mga adjustment dyan. Mm-hmm. At sabi nga po natin, nung nakarang taon, nakita naman po natin na itawid natin ng maayos. Yes. Wala po kontak sa aming kapalayan. So, most probably po, kung ano po yung nilatag nating siguridad nung nakarang taon, ganun pa rin po yung ating gagawin yun. Ngayon pong nga taon na to. Alright. Naku, sige po. From time to time, habang papalapit po ang undas, ihingi po kami sa inyo ng update, Major. Maraming salamat po sa inyo pong oras, Major Ines. Magandang umaga po. Yes, yes, Sir Drew, Sir Judith, magandang umaga po. Muli po sa ngalan ng aming the phenomenal General, Vice Brigadier General Arnold Thomas Ibay. Makakaasa po kayo, may iba yung servisyo para sa Malenyo. Sa kalmadong umaga po. Alright, magandang umaga. Si Major Philip Ines ng tagapagsalita po ng Manila Police District.